Sa Philippine style of elections, hindi na raw bago ang mga ganito. Kaliwat kanan naninikluhod sa mga leader ng simbahan, makuha lamang ang mga endorsong inaasam-asam. Bakit nga naman hindi? Tayong mga Pinoy raw kasi masyadong attached sa relihiyon. Para bang ito na lamang ang tama sa mundong ibabaw. Kaya kung sino ang sabihin ni Cardinal, ni Pastor o ni Brother na iboto, iyon ang ating sinusunod. Pero sa kabilang banda, anong mensahe nga ba ang pinaparating nito sa tao? Na ang simbahan ang siya ngayong bagong campaign manager ng mga kandidato? Matatawag ba nating pag-iendorso ito o ginagabayan lamang tayo upang huwag na muling magkamali? At higit sa lahat, dapat nga bang makisali pa ang simbahan sa mga ganitong gimmick ng mga kandidato? Mga mare at pare, sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at mga religious organizations? Panahon ng eleksyon, panahon daw ng gimmick, gimmickan. Alam mo, Mel, ano? Ang pag-uusapan ngayong gabi, relihiyon, saka politika, napakasela, napakainip. At ang tanong nga, eh, gimmick ba yan? Alam gimmick mo, gimmick ba yan ng mga politiko para makakuha ng in effect, boto? In effect, Mel, nagiging diba? Political capital ba iyong relihiyon? Yes. Nako, yan po, mga kaibigan, ang pagdidebatihan natin ngayong gabi. Relihiyon at saka politika, di ba water and oil? Nagbi-mix pa sila talaga? Separation daw, di ba? Wow! Daw. Pero pag may election sa bansa natin, talagang naghahalo yan eh. Kaya ang tanong natin eh, ganito, no? Pakinggan niyo mabuti, ha? Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organizations? At ngayong gabi, mga kaibigan, dito sa panig na sang-ayon, naku, high-powered ito, Mel, no? Ang unang guesto natin na nagsasabing, pwede ang simbahan mag-endorso at ang mga religious organizations ang mga ng mga kandidato, no less than the spiritual advisor ng El Shaddai. Siya po ang Vice President ng Radio Veritas, Deputy Director ng Caritas Manila, si Father Anton Pascual. Oh. Kunti lang. Sa palagay ko bilang pare, dapat lang na mag-endorso ang mga lay leaders ng Katolikong simbahan at mga religious organizations. Sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng simbahan sa naganap na People Power 2 Revolution na hindi pa tapos hanggang ngayon ang moral revolution natin. Ano? Kaya't alam natin ang kredibilidad ng simbahan at ng religious organizations ay mataas. No? Protecting the truth and justice. No? Kaya sa puntong ito, dapat lang na mag-endorso sapagkat may kasabihan nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya pala hunda. Okay. Dito naman sa bandang kaliwa, hindi sang-ayon, mapiling ko natin si Brother Eli Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa Constitution, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Okay. O, tayo muna. Okay. Ang susunod nating panauhin sa panig muli, ano ha, ng sang-ayon? Si Roberto Pagdanganan. Obet, go ahead. Senatorial candidate ng People Power Coalition, member ng Marriage Encounter, and former Bulacan Governor. Bakit po kayo sang-ayon? Sang-ayon po ako sapagkat mahalagang bahagi ng ating lipunan ito mga religious organizations at ang simbahan. At dapat po ay tumulong sila sa pagsusuri ng kwalifikasyon ng mga kandidato at mag-endorso sa kanilang paniwala kung sino ang karapat-dapat. Okay. Total, depende naman yan sa ating kung tatanggapin natin o hindi. Okay. Alam mo, Mel, ito ang susunod na guesto natin, katakataka. Dahil siya mismo ay kandidato. Pero sinasabi niya, ay hindi ako sang-ayon.
na ang mga religious groups at ang simbahan ay dapat mag-endorse. Dones, mga kaibigan, isang senatorial candidate independent, ang ating kaibigan si Ginoong Rod Navarro. Mahirap gawin yung Rod. Thank you. Oka, bago ako magpaliwanag, napun ako medyo gumanda yata si Maring Winnie ngayon. Ah, bueno. Okay. So, nagbibiro lang ho si Rod. Ah, bueno. Mawalang galang na sa kabila ng ako'y kandidato at baka hindi ako i-endorse nitong grupo na ito. Eh, tatapatin ko kayo. I will not lie to you because my policy in life is to tell you the truth about my yesterday. If I do not do that, you will not believe me today. Uh-huh. Ako po hindi sang-ayon na ang relihiyon ay makialam dito. At dapat ang relihiyon, sapagkat nasa relihiyon sila, nasa Biblia sila, nasa misa sila, nasa simbahan sila, ang Panginoon Diyos ang i-endorso ninyo. Huwag kami. Okay. Alam mo, Mel, ang susunod na introduce natin mga kaibigan ay isang opisyal ng isang grupo sa simbahang katoliko na kung saan sila ay nagpalabas ng 13-0 movement. Siya po ang Officer Socio-Political Renewal Ministry of Couples for Christ. Siya po ay isang practicing lawyer, corporate and litigation practice. Isang kaibigan po natin si Attorney Nides Respicio. Bakit sang-ayon kayo? At ginagawa po ninyo, nag-endorse po kayo ng kandidato. Ang mga miyembro ng organisasyon ay mga mamamayang din. We are also citizens. And we are greatly affected. Apektado kami dun sa resulta ng eleksyon. Kapag ang mga hindi tama ang ma-elect, we will have bad governance. And bad governance leads to poverty and misery. Pero kung tama yung i-elect natin, we will have good governance and we will have peace and prosperity. Kaya apektado kami, kailangan makialam kami. Apektado ang lahat, in effect. All right. Katapat po ni Attorney ay si Brother Romel Linato, ang Executive Assistant ng National Council of Churches in the Philippines. Romel. Ang simbahan po ay mayroong particular na tungkulin para i-unify ang mamamayang Pilipino. Magpaliwanag at sabihin na, bayan muna ang unahin natin kaysa ating mga pansariling mga gawain. Ngunit kung ang simbahan ay gagawing pusher ng mga kandidato para sila ililangin o dili kaya ay malugar sa isang particular na pagsalang-alang ng utang loob, hindi tungkulin ng simbahan mag-endorso, kundi magmulat ng mamamayang Pilipino na unahin ang sambayanan. Nako, Mel, mukhang mabibigat na agad yung mga binitawan nila. Political capital, nagiging pusher daw ang simbahan. But we have also, dito po, isang resource person. Siya po ang pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church. Siya po ay hindi sang-ayon, Reverend Ruben Abante. Okay? Ulitin natin yung tanong na balikan. Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organizations? At kung sang-ayon po kayo mga kaibigan, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. At kung hindi kayo sang-ayon, ang telemessage number na inyong tatawagan ay 867-9708. 08. Huwag po kayong alis mga kaibigan, babalik po tayo sa mainit na debate. Kung makikita natin mag-endorso ang simbahan, may parang lumilitaw na sinasaklawan na rin niya yung karapatan ng gobyerno ng tao. Pabor ako kasi simbahan naman ang nakakalam kung alin yung tama at mali. Sila rin nakakalam kung ano yung moral ng bawat kandidato. Hindi dapat kasi hindi pwede ihalo ang religion sa politics. Religious groups can give their opinions but shouldn't endorse candidates as a form of their expression. Ang simbahan bilang siyang may moral authority sa mga citizens, dapat din siyang magpayuhan ang kanyang mga taga-sunod. Individual na lang, huwag na natin idama yung mga religious na aspeto ng lipunan natin. Hala, umpisa na natin agad! Mainit! Okay. Father Anton,
paliwanag mo nga yung statement mo, yung simbahan at religious organizations, anong pagkakaiba niyan with regard to endorsing? Sabi mo kanina kasi, organizations are okay, pero yung simbahan hindi. Ah, bakit? Anong pagkakaiba niyan? Kasi sa Katoliko, ang simbahan ay binubuo ng dalawang grupo, no? Yung ordained at saka yung mga laiko. No, bahagi ng simbahan yan. Ordained, ito yung mga obispo at pare at yung laiko. Pareho silang simbahan. Okay. No? Ang sa akin, ang position ko, yung mga laiko, the lay leaders of the church, no? Good leaders, credible leaders, competent leaders, dapat mag-endorso. At hindi lang mag-endorso, dapat mga tumakbo. Sapagkat love for God is love for country. Hindi mo pwede separate yan, ano? In fact, they should engage in politics. They should engage good politics. And transform the world into whereas, God's justice. Whereas the ordained father, ang simba, the ordained... Ang obispo at pare, no? Kasi they are supposed to be symbols of unity. No? Kaya sila nagbibigay ng moral guidelines sa mga tao. But sometimes, in extreme cases, no? Tulad ng panahon ni Marcos, alam natin, nanandaya si Marcos nung snap election, umalma ang CBCP, ang mga obispo, nanandaya si Marcos. Hindi pero sa ordinary election, hindi dapat? Ordinary election, ang mga ordained, no, ay hindi sumasali. Pero yung laiko, ay tinutulak talaga natin pero, yung laiko. Pero, Father Anton, bago natin puntahan yung iba, you, as a person, ikaw ay Father Anton, okay. As a priest. Ngayon, kausap mo yung tao, ako, ang iboboto ko ay si Mel. Is that right or wrong? Alin? Ikaw mismo, as a priest, personal. Sabihin mo, dito, gusto ko iboto dito si Mel. Is that correct? Sa, as far as your concern? Personally sa akin, I'm a progressive priest. Ah, no? Pwede. I endorse. I would endorse. No? Okay. Tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain ano that? Yun? Ano ba ibig sabihin mo dyan? Political capital? Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon. Hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindi kay ganun ang gawin, it's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan, saka i-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam nyo ang ginagawa, ang nangyayari. Ito, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, kananalo, hindi lang kananalo. Obet, how do you react to that? Pinibigyan natin ng kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Di tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di mali ang Diyos mo. Obet, how do you react to that? Oo, sa akin. Oo, well, talagang yung punto na mag i-endorso dahil negosyo, mali yun talaga. Pero paniwala ko naman, pare Oka, Mel, marami naman ay mag-endorso to tulong para sa edukasyon ng mamamayan sapagkat ang gusto nila yung katinuan, yung kabutihan ng ating pamayanan. So, ang tingin ko po, kailangan talaga makialam sapagkat pag hindi nakialam, wala kang karapatang magreklamo kapag ka nagkaloko-loko ang ating sistema ng gobyerno. Kaya, Attorney Respicio muna ako, okay. Ha? Attorney Respicio, hanggang saan ba yung pag-e-endorse nyo? Paano nyo ba ginagawa yan? Meron bang prosesong dinadaanan yung mga kandidato and after that, kaya, tsaka kayo pipili kung ako, sinong matitino? Itagdag ko na, Mel, kasi baka mahiyang magtanong si Rod sa kandidato. Siya ba'y dumaan din sa proseso? Because you have excluded him, 13-0, hindi siya kasama eh. Tinignan nyo ba yung kwalifikasyon niya? alam kong hindi mo sasabihin yun, but have you actually brought him into the process? Okay. Yes, Rod. Baka naman kasama ako rin sa zero. Okay. Sige. Kasama rin ako. Pakinggan natin ang sagot. Sige po. Okay. Bilangin ninyo, 13 ninyo. Yes, yung Couples for Malas Christ. Malas yung numero na yan. Yes, yung Couples for Christ ay dumaan sa proseso. At, okay. It took us 20 years to reach this stage of endorsing. Nung una, hindi muna kami nag-endorse. Silent. Make some guidelines.
pinapakiusapan namin yung aming mga miyembro. Pero itong darating na eleksyon, sa tingin namin napapanahon na kailangan ng mag-endorso. Dahil these are crucial... Sir, ang tanong ko ganito, may proseso bang dinadaanan yung mga kandidato? Pinag-aaralan nyo ba? Isa-isa? Ba sila? Inaalam nyo ba ang background and so on? Okay. I was leading into that. I'm yung sorry. yung pag-proseso is dumaan sa discernment ng aming mga elders, matagal na pagdadasal at pag-analyze and taking all factors together. Nakonsulta lahat ng mga miyembro in effect, Attorney Respicio? O yung decision lang ng mga elders? It will be impossible to consult all members, kaya leaders ang kinonsulta. I see. Anyway, alam mo... Paring okay, ituloy mo yung tanong mo. Ibig sabihin ba niyan si Rod Navarro? Dumaan din sa inyo? Si Obet Pagdangan, hindi kasama ka doon sa 13, ano? Kasi endorse na siya. Kasama ka doon, no? Na-endorse na siya. Itong pagkakataon na ito, hindi individuals ang i-endorse namin, kundi yung grupo. That's why we are for 13-0. Aha. I see. So, how could you have studied 13 people as a group? Pwede ba yun? Yes. Not individually, how did you do that? Paano nyo ginawa yun? Ang ginamit natin? Ang formulang ginamit namin is, kaya kanina sinabi ko na it took us 20 years. And sa ngayon, sa tingin namin, very crucial itong election. Katatapos lang yung EDSA, and there are gains to protect. Oh. And we believe that the 13 can best protect the gains of EDSA. All right. Mel, babalik ko tayo sa mainit na extenso dito. At sa pagbabalik, Mel? Yung bang simbahan, bagong campaign manager na daw ng mga kandidato. Huwag po kayong alis, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Okay, mga Marit Pari, we're back. At ito po ang initial results ng ating telepolling. Yung pong tumawag na nagsasabing sang-ayon sila sa simbahan na mag-endorso ay 2,278. At yung pong tumawag na nagsabing hindi sila sang-ayon ng simbahan at mga religious organizations ay dapat mag-endorso ay 5,284. Mayroon tayong... Paring Oka! Tumawag sa atin si Joyce Samala ng Antipolo. Sabi ni Joyce, okay lang siguro kung mag-endorse ng kandidato ang simbahan at religious organizations. Karapatan nila yun. At saka, miyembro rin sila ng Sambayan ng Pilipinas. Kung ang mga artista daw ay pinapayagan natin, ang religious side pa kaya? Okay lang yun, basta sana huwag na silang makadagdag sa kaguluhan ng politika. Si Edison naman ng Valenzuela, ganito sabi niya, hindi dapat mag-endorso ang mga religious leader. Ang dapat nilang gawin ay gabayan ng mga botante na bumoto ng wasto at tama na ginagamit ang sariling desisyon at isip, hindi nagpapadikta sa iba. Alright, tuloy na tayo sa debate. Mang Rod. Yes, man. Rod na lang, baka pwede. Dahil ando doon sa kabila ang matatanda O, Rod. Totoo nga ba sa tingin mo, campaign manager na simbahan ng mga ilang mga kandidato? Iyong mga magidong yan, hindi mukhang campaign manager sa akin yan eh. At the same time, ang simbahan, sa palagay ko, hindi dapat. Sapagkat tinan mo, una, ang isang bata, bibinyagan, i-endorso nila sa mundong ito. May birth certificate, may kung ano-ano, may bindisyon yan. So, matotal. Mm-hmm. Ang patay, bibindisyonan din nila, pero hindi nila natitiyak na hindi sa impyerno pupunta. Ha? Susunod yan, yung bagong kasal. Till death do us part. Mga buhay pa, naghihiwalay na. Susunod yan, yung ang pinagsama ng Panginoon Diyos, hindi paghihiwalay ng Panginoon Diyos. Wala pa ako nakita ng Diyos na nagkasal. Ako man ay nakasal, pero walang Diyos eh. Asan itong nagkakasal na ito? Pagkatapos ng lahat ng yan,
kasama ng endorso ninyo, kami ba'y magbabayad kung i-endorso ninyo? Magkano? You know, that's siguro... That's a very valid question. We'll put it differently, that's no? That's a very valid question, ha? Sandali ho. We'll put it differently. Sabi nyo, nag-endorse kayo at kayo'y mangangampanya. Pag ikaw ay nangampanya, ay gagastos ka. Sino magbabayad ng gastos at all the respecies? Kami ay nag-usap-usap na panahon na para yung mga butante ay mag-invest in good governance and in good politicians, no? Kaya kami ang gagastos para sa mga kandidato. May reaction lang dito si Reverend Abante. Kanina nasabi ko kasi na hindi si sang-ayon. Sang-ayon siya na mag-endorse sa simbahan. Bakit po? Eh, hindi ba pagka ang simbahan mismo ay nag-endorse ng kandidato, sabi nga ni Rod, eh paano kung natalo? Does it mean na nagkamali yung simbahan? O kaya yung in-endorse mo ay lumihis? Mm-hmm. Eh, makasalanan pala. Because you cannot predict what a person will do. So ano ngayon ang mangyayari sa simbahan? Hindi ba nangyayari yung simbahan, Reverend Abarte, parang nadidegrade tuloy, bumababa ang posisyon dahil nagkakamali at yung ini-endorse nila ay lumilihis. Don't you think that we're taking too much risk in putting the church to some partisan political maneuvering? Unahin natin kung bakit sang-ayon ako mag-endorse. Okay. Ano? Alam mo, ang mga churches o mga pastor ay hindi nangangaral yan base sa konsepto ng tao. Ngunit ang pinapangaral nila kung ano yung tinuturo, inuutos at pinagbabawal ang banal na kasulatan. Ngayon, ang banal na kasulatan ay walang pagbabawal sa pag-i-endurso. Diyan tumatayo ang mga mangangaral at ang mga churches. Okay, ngayon, ito ang punto rito. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito, when the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, so, ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Okay. Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay, ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Mm-hmm. Kundi ang mga mangangaral ng salita ng Biblia. In other words, pero wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia yon. Tutula ko ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto na sa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3. Ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado diba yan. Diba premise nun, Eli? Di ba? Ito ha, isang buhay na karanasan, inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inidorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Erap? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. Sasagot lang. Una, wala si Brother Mike dito para sagutin ka. Sorry, ha? Okay. Ay, hindi kailangan si Brother Mike. Andiyan ka naman, eh. Kapatid, eh. Wait. Sana, inanayin mo siya. Wait. Okay. Importante kasi, no? Huwag natin ihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Okay. Kasi ito ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa akin, alisin na natin yung mga philosophical, ano eh. Ang importante ay yung pagmamahal sa bayan. Binabasa sa Biblia yun. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan ang importante. Hindi dapat in-verso. Brother Eli, oh. Wala sa Biblia. Airtime ko muna. Okay. Respetuhan muna tayo, okay lang? Yan ang problema sa'yo, walang respeto eh. No? Debate ito. Allowed dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang manggugulo. Okay. Muna. Sandali lang. Mayroon lang reparty dito, no? May sasagot lang. Bago ako pumunta sa iyo, kapatid, magsasalita lang daw si Reverend Abante. Okay, go ahead. Briefly. Sa isang environment na ang uri ng kampanya ay masyadong personalities ang pinag-uusapan, at ang lahat ay nag-i-endorse ang mga manunugal, nag-i-endorse ang mga naniniwala sa pornography. Abay, sino tumatayo para sa moralidad? Okay. The church should not run away.
Yes. From now politics. Okay, may sagot naman dito. Go ahead. Hindi po dapat mag-endorse ang relihiyon, Reverend Abante. Kami po'y miyembro. Pagsikil sa karapatan ng mga miyembro bilang mamamayan ng Pilipino. Kami miyembro. Paano kung ang napupusuan ninyo hindi namin ibinoto? Pagka hindi namin ibinoto, ititiwalag pagsikil sa karapatan ng mamamayan ng Pilipino yan. Hindi naman ang pagsasihin ng... Okay, sagot lang. Okay. Attorney, ititiwalag ba? Yun ang gusto kong liwanagin. Ang ibig sabihin ng endorsement ay hindi yung pag hindi ka susunod, ititiwalag ka. We will endorse as part of our teaching and guidance. But in the ultimate analysis, it will be the individual who will actually decide. Yes. Individual conscience. Sabi po natin kanina ng simbahan bilang isang institusyon ang nag-unify ng mga mamamayan. At alam natin ang mga kandidato ay sumisimba. Ngayon, kung nagnanais tayo ng isang magandang bayan na nangangarap ng kapayapaan, tungkulin ang simbahan na mag-provide ng avenue. At kung mag-iendorso siya ng particular na kandidato, magdi-divide ito. Bakit hindi itutok ng simbahan, ng mga religious organization, ang pagmumulat sa sambayan ng Pilipino at itutok doon sa agenda ng mamamayan, hindi sa kandidato? Okay, Rino. Go ahead. Naniniwala po ako na dapat ang simbahan ay mag-endorso ng kandidato. Dahil ang simbahan ay isang sektor ng lipunan na kung saan may taga-pinuno at may taga-sunod. Kinakailangan karapatan ng taga-sunod na malaman ko ano ang damdamin at saloobin ng kanyang pinuno. At dito makikita natin ang dapat na dapat iboto ng tao ay yung pinaniniwalaan at naniniwala si Bako sino yung makakatulong sa mas nakakarami. Pero... Mukhang umiinit mga kaibigan, pero we have some reminders. Huwag po kayong aalis. We will be back. Okay. Narito po ang resulta ng ating tele-survey. Sang-ayon, no? Ito mga sang-ayon, 2,493. Yung tumawag po na hindi sila sang-ayon, makialam ang simbahan, ay 6,057. Wow, talaga. Okay, Obet, mukhang may initial reaction si Obet. Obet, may tatanong na ako sa iyo. Sige. What if... Ikaw, obviously, napili ng Couples for Christ, so you should be happy, isn't it? Kasi at least nilang endorse ka. But what if hindi ka nila pinili? Well, alam po ninyo, ibig ko lang liwanagin. Okay. Wala po akong ikinontribute pa si Sampera sa pagkapili sa amin, no? In fairness of the choice. Ngayon, kung hindi napili, dapat lang pong igalang eh. Pero ang punto paring Oka ay, alam po natin na yung gobyerno, yung politika, yun ay pamimili ng umuugit sa atin. So the business of politics is very serious. At hindi natin dapat ipaubaya sa mga politiko lang ang politika. Dapat pakialaman po ng iba't ibang sektor para noon masuri ng mabuti ang dapat umugit sa ating pamahalaan. Pero may pananagutan ba kayo? Dali lang. May pananagutan ba kayo sa Couples for Christ sapagkat kayo inendorso? Meron ba kayong iniintay naman? Meron bang covenant? May covenant. Ano ba yan? Meron bang ganyan? Wala pang written covenant, pero meron kaming we will be their watchdog. Maski endorse namin sila, pero hindi sila gagawa ng mga inaasahan namin, gagawa sila ng hindi mabuti, we will be the first to fight them. No? So how? hindi ko mo... How will you fight them? Pag nasa posisyon na sila, ganun ba? Yes, pagrarally, people power. Paano kung mabait sila sa inyo? Lalabanan nyo pa ba sila kung mabait sila sa inyo? Kung gagawa sila ng pabor sa Couple for Christ? Di ba ganon? Kaya hindi nawawala yung politics sa utak na loob sa atin dahil sa ganyan eh. Ang magiging pabor doon, Brother Eli, is kung they will fight for what we are fighting for, like pro-family, pro-life, good governance. So, yun naman ang inaasahan namin sa kanila. Si Paring Rod naman pro-life, pro-family, di ba? Paring Rod. Oh, yes. Magaling ako magpamilya, walang duda ron. Antipresya, baka hindi alam ng pamilya ko na magaling ako magpamilya. Ngayon, ang problema rito kaya ako, nagkukumahog na makarating sa Senado.
Hindi dahil sa kokote magandang lalaki ron. Hindi. Wala doon. Gusto ko na makatulong ako na mabago yung ilang mga medyo nakikita kong hindi nabibigyan ng atensyon ng mga mahihirap, ah, matatanda. Ako'y Katoliko. Sa makatwid, kaya ako hindi sumasang-ayon dahil mismo sa simbahan at sa ating ikangay relihiyon, marami kayong ini-endorsong wala sa lugar eh. Meron diyang gagawin sa ebanghelista, pipinturahan ng kote, sisimentohan, lalagyan ng peking mata, i-endorso ninyo sa amin. Kami mag Santa Casino, Santa Loto, Santa Kikil, Santa Diligencia. Okay. Ang dami ninyo pinakikilala eh. Isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos. Yan ang i-endorso ninyo. Hindi tayo magkakatalo rito. Okay, Rex. Ray, go ahead. Go ahead. Kung ako po isang magiging ipokritong kandidato, papakita ko na moral ko maganda, maayos. Pero pag ako eh nasa pwesto na at magiging dayokdok at gahaman sa posisyon, ano ho ba ang iaano nyo sa akin? Paano na ang mga maniniwala sa inyo, sa religion nyo, pagkatapos nyo akong endorso? Okay, Mike. It seems to me that you're part of that group that has endorsed. Okay. Yes. Ikaw. Anong sagot mo dun kay Rex? Kung si Jesus mismo nung oras niya ay nakialam sa politiko, sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endurso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun okay. Ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, okay, Mike. Go ahead, Mike. Hindi talaga dapat mag-endorso kasi ganito, ang tinuturo sa relihiyon, kabutihan. Ang politikang tinutukoy natin, marumi. Pwede nyo bang samahin, sabihin nyo sa akin na yung maruming politiko hahaluan ng relihiyon? Di ba hindi pwede? Ngayon ganito, kung yung mga politiko gusto nyo talaga mabuti, turuan nyo mismo sa loob ng relihiyon nyo. Ngayon, kung ang relihiyon nyo, sa palagay nyo, marumi, eh pag nag-endorso kayo ng marumi, tama lang i-endorse nyo dahil marumi yung relihiyon nyo. Pero tayo na, no? Alam mo. Pero maliwanag naman yan sa Katoliko eh. Bago mag-endorso ang mga lay leaders ng simbahan at religious organization, ini-screen yan sa credibility, moral integrity, at competence. Kaya sigurado, pag nag-endorso ang religious organizations, mausay yun. At syempre, babantayan pa rin eh, at patuloy na consultation. Kung ini-screen, bakit naging 13-0? Black voting nangyari. Ilagay okay, na lang yung senador eh. Hindi okay, talaga in-screen na lang yung senador, syempre. Okay, 13-0. At saka po kung in-screen po yung mga in-endorso, bakit po may mga kandidato na pumalpak kagaya po ni Erap? Okay, okay. Alam mo, mabuti na mabuti kung ang lahat ng mga criteria ay sinusunod, ano? Subalit, sa environment na nangunguna ang salapi, ang personalities, ano, lalong natatabunan ang issues eh. Natatabunan na tayo, ang morality, Pastor, natatabunan eh. Ang uprightness. Yung usapin so, ng dapat talaga i-endorso dahil para malaman natin kung ano upright. Right. Yung pagpapaliwanag natin sa mamamayan, nung kanilang yung agenda na dapat ipinapasok ng mga namamahalan ng bayan, yun dapat ang sentro. Yung pag-endorso natin ng particular na tao, pinapatulan natin yung kababawan ng mamamayan na masentro sa tao, hindi sa issue ng mamamayan. At alright, tungkulin natin yun, palawakin yun at ipaliwanag. Alam mo siguro, excuse me ha, siguro tanungin natin, kasi kayo hong nakasalang dito, kayo nagumpisa yung 13-0 movement. Alam mo, may napansin ako, Mel, nag-endorse na ng 13-0 sa senatorial. Pero mag-aantay pa tayo, Attorney Respicio, na may i-endorse kayong councilor, mayor, Sa local government. Kasi politika din yan. Sa local it's part of the service. Din. Are you going to endorse the other candidates for the other positions? We are studying that. We might, but wala pang final stand on. We are studying yung endorsement sa ano ang kasama local sa endorsement mo? Do you go campaigning? Paano ba yan? Paano ba ang inyong endorsement? Simply saying we endorse the 13, ganun lang ba yan? No. Or do you put up efforts to really convince the people? Mga kampanya. Kaya nga po 13-0 kami sa Couples for Christ ay dahil issue ang pinag-uusapan, hindi personalidad. Hindi partisan politics, kundi moral authority, moral guardians. Hindi nga, ano kasama doon? Okay, may answer dito.
Hindi po ba na pagka nag-endorso kayo ang nangyayari, but yung mga kamiyembro nyo, imbis na dapat sila mismo yung nag-iisip kung sino yung karapat dapat sa posisyon, ang nangyayari parang sinasaklawan nyo yung karapatan nila na mag-isip kung sino yung talagang dapat. Okay. Bakit ba pag sa ibang bagay nakikinig tayo sa simbahan? Sa kasal, sa binyag, o kung ano pa mga bagay sa kasal, nakikinig. Pagdating ng politika, bakit ayaw natin? Para sa akin, okay lang mag-endorso ang simbahan. Huwag lang yung mga pinuno na hindi marunong rumispeto sa oras ng iba, yung sabad ng sabad, hindi pa tapos magsalita yung kasama. Alam mo ba kung bakit ayaw namin makinig sa simbahan tungkol sa politika? 300 taon kaming naghihirap dahil ang simbahan ay kinontrol ng politika. 500 taon na! 500 taon na! Kaklaruhin lang po uli natin yung punto nung binibini kanina. Hindi inaalis ang karapatan sa mga miyembro ng simbahan na pumili pag inendorso ng pinuno. Ito lamang ay, kumbaga, pagigiya, pag-guide sa pamagitan ng pag-endorso. So ang simbahan, sinasabi mo, ang simbahan ay diktador. Dinidikta niya ang mentalidad ng bawat membro. Dahil ang simbahan ay aral pang-spiritual, hindi pang-political. Agree po ako dyan. Wait. Ang simbahan nandiyan upang gabayan ang mamamayan. Ang paggabay na yan ay nasa sa mamamayan kung sila ang pipili ng dapat iboto o hindi. Paano masasabi na yung isang kandidato, di ba? Kaya ka nga nagpupunta ng simbahan kasi yun yung place para may peace of mind ka. Pero yung pagdating mo sa simbahan, marinig mo na sermon ng pare yung politika. Kailangan bang haluan talaga yung simbahan na ng politika? Kasi hindi dapat mag-endorse ang ano yung simbahan eh. Pag-simbahan lang yan. Yun lang din eh. Mike, reaction. As a follower ng Roman Catholic Church, yung kinukuan sa amin is, focus namin is God. Well, what does God ask of us? God asks us to guide his people, especially yung leaders. So yung leaders is their duty to lead the people to greener pasture. The people are not obliged to follow to go the green pastures. Ibig sabihin pero, natin, okay. God chosen yung party at yung bahay. Sandali, hindi pa tapos ang debate yan. Magpapatuloy po pagkatapos naman ng ilang paalam. We'll be back. Back. Ito po mga kaibigan, ang resulta ng ating telepolling, yung pong tumawag na nagsabing sang-ayon sila ay 2,675. At yung hindi sang-ayon na mag-endorso ang simbahan at ang mga religious organizations, babam, 6,631. Okay. Alam mo Mel, may tatanong na ako kay Brother Eric at kay Father Anton. Di ba may passage sa Bible na render unto Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Ano ang reaction mo dito? Hindi ba, Father Anton, Ellie, lumalabag ba tayo dito sa injunction na sinabi ko kanina na sa Biblia kung tayo po'y makikialam sa politika kung tayo po'y simbahan? Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God okay. The things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako, okay na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi, pag siya'y naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de consciencia yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de consciencia dahil siya, hindi masunuring ng simbahan. Uh-huh. Hindi sumusunod sa leader. Uh-huh. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. So you put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Your okay, side. My side, okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung position ni Brother Eli, pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya, no? Makinig tayo. Let's listen.
present. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan, kung magbabayad sila undi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Anong tungkulin sa bayan? Anong tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Magluklok tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan, mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Okay, may reaction dito. Rico, go ahead. Reaction lang sinabi ni Father Anton. Ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, ibigay sa tao para sa tao. Eh hindi ba ang tungkulin ng simbahan ay magbigay, mag-aral ng mga tao na maglilingkod para sa Diyos? Hindi yung ibibigay mo yung kandidato para sa kanila. Eh anong gagawin ng kandidato kung halimbawa malpak? Sabi nga ng Corpus for Christ, 20 years, mahabang discernment, pinag-aaralan nila. Eh paano kung halimbawa ay pumalpak yung kandidato? Sabi nila, mag-aaral nila siya sa street, lalaban uli sila. Eh ano yun? Eh samantalang sa Biblia, ang propetang Elias na nanalangin, tama yung panalangin niya, pinakinggan ng Diyos. Eh kung hindi pinakinggan ng Diyos yung panalangin nila, anong mangyayaring sa kandidato? Okay, thank you. Yes, ma'am, go ahead. Naniniwala po ko, at lahat palagay ko niya, naniniwala din naman, na politika po ay bahagi ng ating social environment. Kaya po bumantot, gumulo, at naging marumi ang politika because nobody lift a finger to do something about it. Ngayon, nakikialaman ang simbahan at lahat ng religious organization, kaya nakikialam, hindi pala mag-pressure. Nakikialam lang, para pumili, according to Deuteronomy 16:18, humirang ka ng mamamahala, yung hindi nangungurakot, yung hindi, they must not be impartial. So, kaya nakikialam ang simbahan. Okay, thank you. Yes, Rod, go ahead. Okay. Well, mga kaibigan at mga tagapanood, mawalang galang na. Ako po'y hihingi ng tawad sa Panginoon Diyos ngayong gabi. Bakit ho? Masyado natin kinakalagkad ang pangalan ng pobre. Alam po ninyo, ang Panginoon Diyos po ay hindi politiko. But politics is the art of getting along with people. While statesmanship is the art of getting along with politicians. Kaya pinili ng Panginoon Diyos, kung natatandaan ninyo, 13. Eh, kayo pumipili na 13. Baka nakalimutan yung isa rin ay naging Judas. Natitiyak ba ninyo kung sino na yung Judas na yan? Ako'y nagtatanong lang, ha? Okay, may reaction lang si... Very briefly, no? Kasi tatapos. May isang passage sa Bible. May isang passage sa Kanilang Kasulatan. Ang sabi sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Ito ang tinatayuan ng mga churches at mga pastor sapagkat kinakailangan natin ng aral ng banal na kasulatan. Okay? In all aspects, magmula sa kaligtasan ng kaluluwa, hanggang sa kaligtasan sa kahirapan, hanggang sa governance, kailangan natin ng katuruan mula sa banal na kasulatan. Final statement na tayo, Mel, no? Siguro, pisa natin kay brother. Okay. Brother Romel, go ahead. Ang tao, bilang isang tao, ay may isang limitasyon kung saan pwedeng mabago-bago ang attitude niya at pananaw sa buhay sa panapanahon. Kaya naroon dapat handa ang taong bayan na laging paalalan sino mang maluklok sa ating lipunan kung anong tamang pamamalakad ng ating bayan. Kaya i-provide natin sa mamamayang Pilipino ang tamang framework ng halalan at sino ang dapat mahalal, kung ano ang dapat qualification niya, pero hindi particular kung anong katangian, kagandahang lalaki o kagandahang babae, kundi issue natin yung issue na kung saan uunlad ang bayan natin, lalo tigit ang nakararaming mamamayan. Thank you. Attorney Respicio, go ahead. Go ahead. Ang issue nun sa, merong issue nun sa EDSA, it was a moral issue. Okay. No? It was a moral issue of good governance, no? So, we took a stand dun sa EDSA, no? And we want to continue and preserve the gains of EDSA. Ngayon, yung sa kung hindi makikialam yung simbahan, eh ibang makikialam, no? Kung hindi makikialam yung mga merong moral sense and clout, ibang makikialam yung mga waiting lords, yung kung sinong mga lords, no? So kailangan makialam talaga yung simbahan at saka yung mga sa organizations, no? Okay. So ang kwan namin doon sa EDSA is kung hindi nakialam ang simbahan EDSA 1 saka EDSA 2,
Ano kayang nangyari? Mayroong moral imperative. Ano kayang nangyari? Okay, okay. Rod, your final statement, please. Briefly. Final statement. Opo. Okay. A music, please. And now, the end. Rod, ano? Okay. Okay. Mga kaibigan, pag hindi natin hinaluan ng konting biro ito, eh baka mapagkamalang nasa Kyogi tayo. Kaya ako'y nagbibiro ng konti. But seriously, sa inyo po manggagaling ang aming ikagagaling. Kayo ang hari, huwag kayong ikang ay makumbinsi ng kung ano-ano mga kamoting kahoy dyan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Huwag ho ninyong intindihin ang popularity. Marami na kayong pagkakamali dyan. Popularity will not serve you. Ability is the name of the game. Salamat po na marami. Okay, Obet. Alright. Salamat ako nga. Marami ko natututuhan dito. Anyway, ang punto po natin ay napakasel ng politika para ipagbaya natin sa mga politiko o ilang sektor na ang interest na pansarili ang maghahari. Ang dapat po palawakin natin ang pakikialam ng bawat sektor sapagkat kung makikialam yung mga illegal drug lords at yung mga iba diyang grupo ay nakikialam, bakit hindi ang kooperatiba? Bakit hindi ang civil society? Bakit hindi ang simbahan ay makialam din para maging matino ang mga umuugit sa ating bayan? Importante lang, liwanagin po natin, pag-i-endorso ay hindi pagdidikta. Okay. Ang evaluasyon at final na desisyon ay nasa tao pa rin. Okay, Brother Eric. Thank you! Brother Eric. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino mang religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Panay Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ano? Ang politika, ideally, ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. No? Ito'y institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service, public service. Kaya lang, mali ang nalalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, no, ang mga lay people, tulad natin, kayong lahat, kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko eh. Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, no? Okay. We have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. Alright. Thank alam mo, you. Bell, siguro mga kaibigan, mga maripani dyan, dito po sa side na nagsasabing sang-ayon sila na mag-endorso ang simbahan at ang mga religious organizations na nasa simbahan, ay dahil mayroon daw moral imperative. Dahil siguro, sa politika, pag ang pananaw natin ay may tama at mali, nararapat lamang na ang simbahan dahil yan po ang simbahan. Yun ang depository, ika nga, guide natin kung anong tama, anong mali, yun ang sinasabi nila. Kaya nakikialam sila. In effect, parang sinasabi nila, there is a moral imperative, there is a moral reason na ang simbahan ay nakikialam. Yan po ang sinabi dito yan. Sa side. Ang sabi naman ng din sa ngayon, hindi daw tama yun. Hindi dapat mag-endorso ang simbahan. Sa halip daw, ay kinakailangan gabayan lang ang botante. Pagkat ang tingin nila doon, ay parang nagdidikta na eh. Mm-hmm. Sa mga miyembro ng simbahan. Alam mo, Mel, napakaselan ito at napakahirap. And it was designed really to be so. Kasi wala namang nakalagay na linya na nababasa. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung ano po ang nakasulat doon sa Biblia, ano po ang ating discernment at tumutulong po yung simbahan, eh tayo po ang lumalakad yan on our own. Tignan mo lang yung render unto Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Alam mo, very simple, isang interpretasyon ho dito. Ayaw ko lang kung tama ito, Father Anton, but this is what I think. Si Caesar ay dapat hindi maging God. Ibig sabihin, ang gobyerno ay hindi pwedeng maging Diyos.
At yung Diyos, mga kaibigan, hindi pwedeng maging Caesar. Alam mo yun kung bakit? Dahil mas mataas pa ho siya dyan. It is something more transcendent. Kasi kung gagawin natin gobyerno yung Diyos, eh binaba natin yung Diyos dito at hindi na siya magsasalba sa atin, dun dapat nating i-relate sa kanya. Yun lang interpretasyon ko. So, yung mga religious organizations, ho, mga kaibigan, na sa tingin ho nila, there is a moral imperative. Mayroong tama at mali silang tinitignan at obligasyon nila bilang citizens to show this, rinirespeto ko ho yan at ako po ay sasang-ayon. Ngayon, ayun, sandali ho, yung simbahan, and I'm talking of the hierarchy, alam ho ninyo, it will be an exception na ang papasok po ang simbahan at sasabihin, because the moral imperative is very clear, right and wrong, kitang-kita na yung nangyari sa Nazi Germany, dictatorship and all that, because it is not consistent about the truth about us. Mm-hmm. Kasi tayo po ay anak ng Diyos, mayroon po tayong espasyo na kung saan dito po natin iniisip, walang sino man ang makakapasok kung hindi ang simbahan, ang relasyon natin sa simbahan at sa Diyos. Nobody can dictate that on us. Okay. Woo! Wow! Ang lalim ng explanation ni Paring Oka. Paring Oka, ako simple lang eh. Yes, ma'am. Sa practical, no? Hindi, lahat tayo gusto natin itaas ang antas ng eleksyon, correct? Okay. Lahat tayo sinasabi natin parati, kinakailangan kilalanin natin ang bawat kandidato at tayo'y pumili na base sa kanyang kakayanan, kahit tsut-tsut-tsut-tsut, ganyan, di ba? Dami, no? Ha? Ngayon, sa simpleng practical na pagtingin, Paring Oka, napakahirap pumili. Totoo yan. Kung walang magsasabi sa'yo kung anong galing ni Obet Pagdaganan at anong galing ni Rod Navarro, di ba? Maganda yung, sandali lang, maganda rin, ano, physically impossible for the botante na makilala mo ang bawat isang kandidato. Yes. You need people to tell you na si Tarpulano, luko-luko yan, ha? Yan ni Wetting Lord o yan ni Drug Lord. Parang giya. Fine, okay. You ask for guidance. Ngayon, subalit ngunit datapwat. Ito okay. Na. Huwag magdidikta. Ito yan. Kung mag-i-endorso nga, subalit ngunit datapwat, wala namang proseso sa pagpili. O kaya dinidikta na lang. Hindi naman nila kikilalanin kung anong pagkakaiba ni Rod Navarro kay Obet Pagdanganan and vice versa. No? O kaya naman eh, mag-i-endorso nga, wala namang hihinging pananagutan dun sa i-endorsohin. Okay. Ay, para kipa mag-i-endorso. Yun. Lala! Yun na, in effect. Siguro, ang suma total nito, Mel, is that kung tayo po ay may sakit, I'm talking of right and wrong, and sinasabi mo, guide, tumupunta tayo sa doktor eh. Kung ang tingin na ay tama at saka mali, I think we should not miss going back to our church. Hindi ho ba? Hihingi ka ng guide, hihingi ka ng discernment para mabigyan ka ng espasyo to adhere to what you think is right. Ay, kung anyway. Magandang pag-ano, umaayos ang pag-endoso. Okay, may mga audience tayo ngayon, Maring Mel. Ako, mahaba hong debate ito, mga kaibigan. Pero we have to end the show at ang ating mga... Thank you to the Parish Pastoral Council, San Beda Philosophy Students. At dito naman sa Sangayon, Christian Professionals, Evangelical Fellowship, Emmanuel Catholic Ministry, Singles for Christ, 130 Movement, UP MassCom Students, at yung Lighthouse Baptist Church of Pastor Ruben Abante. Okay, thank you also to the USD Student Council, Lyceum of the Philippines, SK 4th District, Manila. All right. Ang dating daan. Final result. Wait, Paranaca. Okay, Ateneo de Manila University students. All right. Thank you. And Far Eastern University students. Thank you. Yung final results ng ating telepolling, Mel. Sang-ayon, ano, na mag-endorso, 2,848. At yung tumawag po na hindi sila sang-ayon na mag-endorso ang simbahan, 7,140. Okay. Maraming salamat po, mga kaibigan. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. I-endorse kayo namin. Endorse ka pa dyan.